kumusta sa inyo dyan? Dito na tayo sa equipment, isang ike. Alamin natin kung ano ba talaga ang nagiging problema nito. Andito na ako sa loob ng boom ng crane. Ayan ang mga guys, tingnan nyo. Andito ko sa loob, pumasok kasi andito yung posibleng sira. Medyo sa nakikita ko, parang malayo ang gap ditong sensor na itong inductive sensor na isa. Ayan. Kasi may ano yan eh, may gap yan na sukat. Siya masyado na siyang malayo. Inductive sensor ang tawag dito, inductive. Sa kabila naman, okay. Dikit siya. Ito, tama. Yan. So ngayon, ito, malayo. May posibilidad to na pag mag-sting yung boom niya, mag-i-error. Ito magkukos ng error. So dapat ito, adjustin. Ang pinaka-adjustment niya, itong bolt na ito sa ilalim, itong tawagan nila yung Allen key. Dalawa. Yan, luluwagan lang yan. Luluwagan, dalawa. Tapos ipipihit ko sa direksyon na kailangan adjustin. Pihit pa ganun. Kasi nandito yung malaki ang gap. Diyo natin pipihitin. So, simulan na natin. Mag-adjust. Okay na yung Allen key. Gamit. Simulan na natin mag-adjust. Medyo hindi naman to ka, kalakihan na sira. Minor pa rin. Tulad yung mga nauna kong vlog. Minor pa rin na trouble. Wala tayong tubo, di kaya labi ba? Mapit nito. Ako na, ha? Kuha ko. Sige. Kuha ka muna. Ito ba yun, ha? Tamaan ka ng kable. Sige. Ito lang ang pinaka-control niya sa loob ng boom niya. Ito yung pinaka inductive sensor. Tawagan inductive sensor. Electronics yan siya, electronics. Ang ano siya, electronics siya, communication doon sa computer box doon sa operating cabin niya. Dito kasi may wire yan dito, yan wire oh. Ito. Papunta yan doon sa mga computer box. So kapag wala siyang ano, walang communication itong isa, ang display kasi ng computer minsan nagkukulay pink, kung minsan nagkukulay yellow. Pero kadalasan pink. Kasi ang meaning kasi ng pink, kasi ganitong computer grove, may mga kulay-kulay yung mga ano nila, yung display. Display ng mga section ng boom, tapos yung mga ito, mga locking system niya. Kulay doon. Kapag nagkukulay pula, sip sabihin, okay yun, naka-unlock yun. Pero pag nagkulay pink, saka yellow, so may problema yun dito sa ano. Or hindi ito nakalocking ng maayos or naka-unlock pag yellow. Dapat yan, ang tamang procedure niyan na sa display ng computer, pula at green. Kasi ang green kasi nakalock siya. Kalaking tapos yung pula, unlock. Asan yung pinakuha natin ng pinakuha ko na tubo, di pa nakabalik. Mukha na daganan nata ng tubo.
Yan, i-adjust natin ang medyo hindi na to kailangan na sukatin. Matamata na lang to. MM, gagamit kayo mga ano, ng MM. Sipin ng MM, matamata. Matamata na lang ang labanan nito. Hindi na kailangan sukat-sukatin pa ng kalikaliter. Kailangan pag sumikat itong YouTube channel na to, may cameraman na. Ako na yung cameraman nito. Oo. Para si Buhi Isog. Pag ano ka rin, takatak-tak, takatak-tak-tak. Okay, na-adjust na natin. Ipakita ko sa inyo yung ano ah, yung pinaka-gap niya. Yan. Yan yung gap niya halos mga 1 mili. Oh, 1 mili yung gap ng itong inductive sensor niya sa bakal dito sa locking. Ganon din sa kabila. Hindi dapat 'yan magano. Hindi dapat 'yan lumayo. Kasi di pare-parehas ito. Dito kasi, lumabas dikit. Pagdating doon sa ibang seksyon, malayo. Oh. Ayan na siya. So, ibabalik na natin. Ganoon lang kasimple. Hindi mahirap ang trouble. Ito na tayo sa crane. Oh, ayan na, ayan na. I-check na natin kung ayos na. Pinihis lang. Ayan o. Oh. I-check natin siya kung okay na. Salita. Ito ang selector niya. Ito. Ito para sa boom up, boom down. Pag pinisil mo ito siya, mag-indikit dyan. Ayan o. Green, coming red. Red, coming green. So, ibubuma muna natin siya para ma-check natin. Yan ang i-control niya. Ito control niya. Yung in-adjust natin kanina na inductive sensor, may kinalaman siya dito. Ito, para dito yun. Ilagay mo muna siya sa emergency para makita yung inductive sensor. Okay. B-A-B-C-E. Yan. Para dito ho, yan o. Yan yung green na yan, yung green. 1, 2,
3, 4. Ayun yung in-adjust natin na inductive sensor para dito yan. Yung green na yan. Kapag yan ay lumayo, madadamay na lahat yan. Ito yung coming, ito yung locking kanina. Ngayon, nagsabihin na yellow siya. So, hindi pa siya na, nasa neutral siya, wala siya sa locking, wala siya sa lock. Nasa gitna ngayon siya, kaya yellow. Kanina pula yung isa. Wala pula? Yung isa. Ito? Oo. Oh. Ito, ito yung magkatabi na yung pula isa. Ngayon, puro ito green na. Ito natin oh. Para magpula. Ano nga pala yan magano yun? Di man pala nakasilik yung station. Oh. Dapat ito magpupulay green ito. Re-retract mo. Yeah. Magpupulay green ito siya. Ito ang selector niya. Ito, ito. Pula. Ayan o. Oh. Green. Pula-pula na siya. Ibig sabihin, naka-unlock na. Unlock position para yung haba ng boom may titiklop na niya. Titiklop natin. Ayan o. Titiklop na siya. Bibilang na. Ayan, nagbibilangin ang ampere. 0-0 na siya. Ito sa taas, ito yung sa precision lead. Taas, ito. Itong 0-0-1 sa taas. Ito sa baba, ito yung potentiometer sa boom percentage. Yan siya. Ito sa taas, yung precision lead. Tapos ito na nakastudo na yung boom, nakasagat na siya, nakaretract. Nakatiklok na siya. Pipindutin natin to unlock. Lock. Ilalock natin to para mag-lock siya sa boom. Magiging green yan. Tignan nyo ha. Oh, green. So, ibig sabihin, okay na siya. Kasi green na eh. Escape. Tapos, i-switch off nyo muna. Tapos, i-on ulit. Yan. Tapos start the engine. And then after push the enter. Okay. Without error, walang error siya, walang error. Oh. Wala na siyang problema ngayon, wala nang nagbi-blink-blink o nagrereklamo na may question mark dito. Malinis na. Sa kabila naman may nagano pa siya. Ito. So ang gagawin natin, ilagay natin ito sa automatic. I-set up na natin sa normal. Ang normal kasi nito automatic kasi naka-ano yan, naka-silik tayo sa emergency. Kita. Takatakatak. Yan. Tapos, isa pa. Zero. Tapos, i-hold ito. Ito, i-hold mo ito ngayon ito kasi sa left side, deadman switch na tawag dito. I-hold mo ito. Tapos noong kabalik ka doon, tapos pindutin mo itong enter. Kita ba? Kita. Yan. Pindut yung enter. Yan. Mawala na yung display dito. Papasukan mo ito ng put. Yung A, B, A, tapos C uli. Oh, green na siya. So, ibig sabihin, okay na. Tapos, skip. Back to normal na siya. Yan na siya, normal na. Susubukan ngayon ng operator i-extend. Siya ngayon ang kasi siyang siya dapat ang magtitesting nito kung okay na o hindi pa eh. Kasi siya ang mag-sang operator nito. Susubukan niya. Yan, nakita niya yan? Yan. Hahaba yan, hahaba. I-extend yan siya. Yan o.
subukan niya yan, ipa-extend kung mag-i-error pa ba yung computer. Kasi kadalasan reklamo nito eh, nag-i-error nga computer, bisan din natatapos ang trabaho. Degree talaga, tama. Kaya, sa ibang ano, sa ibang group, ang pinaka degree niya, yung degree nito, bago ka mag-extend na may nakasalpak na jeep, sa ibang group, 80 talaga, 80. Pag nag-jeep, 80 daw? Oo, 80. Kasi ano yan eh, kapag sinikat po yan sa sitting na may jeep siya, ano yan, ang lalabas dito sa maximum 2 tons. Para di kakainin yung 2 tons, para di siya mag-error, ano mo siya, bumag po siya ng 80 degree. Ganun ang standard procedure ng ano group, sa mga group na crane. Standard procedure yan. Kasi kapag nilagay mo sa yung mas mababa pa sa 80, sa mas mababa pa sa 80 degree, mag-i-error siya kasi yung ano niya, yung maximum tons niya, kakainin. Kakainin ng ano, actual tan. Ayan na siya. Sinicheck ng operator ko kung gina. Ayan siya. Siya tayo ng kunti kasi hindi makikita lahat eh, kasi masyadong mahaba yung seksyon na tele-seksyon ng boom. Ayan na siya oh. So ibig sabihin umixtin na siya, umaba na siya, sip-sip, okay na yan. Mahabang mahaba yan. Ang haba ng boom niya ni 84 meters sa ata ito, 84 or 82. Hindi lang ako sure kung 84 meters. Plus may jeep na kadugtong, yung nakadugtong sa tuktok, jeep ang tawag dyan. Ayan siya oh. Sinicheck ng operator. Sabi ko, mas maganda kung siya mag-check kasi unit niya yun eh. Para mas sure niya kung okay na. Yan. So, ibig sabihin eh, nag-stay na, di okay na siya. Di may natapos na naman tayo isang unit. Eh, pag natapos ito, yati ito, mga guys, oh, magkakatabi ito. Ayan, oh, yan, may katabi. Ayusin din yan. Ito, ayusin din. Ayan din, ayusin. Ito, ayusin din yan. Medyo marami-rami pa. Ayan ko lang.